Ang unang vocabs po natin para sa lesson 22 ay ang kimas. Kimas na ang ibig sabihin po is to wear. Okay po? So yung kimas po nga, yan po yung kimas sa group 2 po na special. Okay? Kimas, to wear. Sa Japanese po, madami pong iba't ibang klase ng to wear. Okay? Kapag sinabing kimas, yung to wear pong yan is yung para po sa katawan. Lahat po ng sinusuot, damit, jacket, sa sweater, yan po yung kimas po. Okay po? Para lang po yan sa katawan po, yung mga sinusuot po sa katawan. Okay po? Kimas po ang verb po ninyo para sa to wear po doon. Okay? Next po is hakimas. Hakimas na ang ibig sabihin is to wear. Okay? Susuot din po yan. To wear din po. Pareha siya ng kimas at hakimas. Kaya lang, ang pagkakaiba ng hakimas, ang hakimas po ay sinusuot po simula bewang pababa. Ibig sabihin, pantalon, medya, sapatos, lahat ng simula bewang pababa. Kung ano po yung sinusuot po ninyo doon, ang verb po na gagamitin po ninyo ay kakimas. Okay? Next, ay hakimas po. Hakimas. Okay, sorry. Hakimas po ang ginagamit po doon. Okay? Next po is kaburimas. Kaburimas na ang ibig sabihin po is to wear. Okay? To wear din po yan. Okay? Yung to wear pong yan is para naman po sa ulo. Sombrero, bonnet, kung ano ba po yung mga sinusuot po ninyo sa ulo. Okay? So, tandaan po ninyo, kimas para sa katawan. Hakimas para sa bewang pababa. Mga pantalon, shorts, sapatos, medyas, lahat po yan. Then, kapag naman po para po sa ulo, yan po is kaburimas. Sa ulo po, pang cover po sa ulo ninyo. Okay po? Sombrero, bonnet, kung ano po nilalagay po ninyo sa ulo po. Okay po? Next po is megane o kakemas. Megane o kakemas na ang ibig sabihin po is to wear. Okay po? So yung megane o kakemas, yan po is para sa salamin po. Then sometimes po ginagamit po sila sa mga accessories po ninyo sa katawan na nakahang po. Okay po? Kakemas. Kaya lang po, para po sa mga earrings po ninyo, sa mga accessories po ninyo, yun po is shimas lang. Okay? Kunwari, piyaso o shimas, yun po is matusuot po ng earrings po. Okay po? Pero yung kakemas po, sa megane po ginagamit yan, or yung mga bagay po na nakahang po sa katawan po ninyo. Okay? Kunwari, nakadangling kayo, ganun po, kakemas po siya. Kaya lang, piyaso o shimas po para sa mga earrings po ninyo. Okay po? Ngayon, next po is, motte ikimas. Motte ikimas na ang ibig sabihin po is to take something. Okay? Ngayon, yung motte ikimas, kung makikita po ninyo, meron kayong verb dyan na ikimas. Ikimas ibig sabihin is to go, pupunta. Motte, galing po yan sa mochimas, to hold or to have. Okay? Ang ikimas po is pupunta ka mismo doon. Kapag motte ikimas, ibig sabihin, yung bagay na tinutukoy mo is dadalhin mo doon sa isang lugar. Okay po? Ngayon, yan po, sa place po niyan, yan po is particle e. Okay po? E or particle ni. Siyempre, object o po yan. Kung ano yung dadalhin ninyo, particle o. Kung saan lugar, particle ni or particle e. Maalin po doon. Okay? So, motte ikimas, ibig sabihin po niyan, yung isang bagay is dadalhin mo patungo dun sa isang lugar. Okay po? Tandaan po ninyo, ang motte ikimas, dadalhin po ninyo kung depende yan sa lugar. Eh. Kung yung lugar na tinutukoy mo is papalayo sa lugar kung nasaan ka ngayon, yan po is motte ikimas. Okay po? Tandaan ninyo, to bring po yan o dadalhin po doon. Okay? Next po is motte kimas. Motte kimas na ang ibig sabihin po is to bring something. Okay? So, meron kayong motte ikimas at meron kayong motte kimas. Yung motte kimas, ibig sabihin naman is dadalhin po sa inyo or dadalhin sa lugar kung nasaan ka. Yung po yung motte ikimas. Yung motte ikimas naman, yung isang bagay, dadalhin mo palayo sa lugar kung nasaan ka. Pero kapag motte ikimas, yung bagay na tinutukoy mo is dadalhin papunta sa'yo, sa lugar kung nasaan ka. Okay? Same particle po yan, place e or ni, object po is particle o. Okay? So motte ikimas, kung makikita ninyo, group 1 yan. So motte ikimas, yan po is group 3. Kasi gawa po ng kimas. Okay? Yan po yung kimas na tukam. Same lang sila ng ikimas at kimas po. Yung motte, nagkaroon lang po siya ng parang object. Pag ginagamit po siya mga object, nadadalhin po ninyo yung object dun sa isang lugar. Okay? Next po is buhin. Buhin na ang ibig sabihin po is parts. Okay po? So, halimbawa, parts po ng mga machine sa mga company po ninyo, yan po is buhin po. Okay? Next po is herometto. Herometto na ang ibig sabihin po is helmet. Katulad po yan, helmet po yan, nilalagay sa ulo. So, yung verb po ninyo dyan is kaburimas. Okay po? Herometto o kaburimas. Okay? Next po is fuku.
Fuku na ang ibig sabihin po is clothes or damit. Okay po? Fuku. Next po is koto. Koto na ang ibig sabihin po is coat. Okay? Siguro alam niyo naman po yung coat. Ginagamit po yan kapag taglamig po. Next po is seta. Seta na ang ibig sabihin po is sweater. Okay po? Siyempre, ginagamit din po yan kapag taglamig po. Tignan niyo po yung sweater po. Saan po ba sinusuot yan? Sinusuot po yan sa katawan po para damit. So, ang verb niyo po dyan is kimas. Okay? Next po is boshi. Boshi na ang ibig sabihin po is hat or sombrero po. Okay po? So, boshi na lagay sa ulo. Ang verb po dyan is kaburimas. Next po is megane. Megane na ang ibig sabihin po is glasses. Yan po yung salamin po. Salamin po sa mata. Hindi po yan yung salamin na nasa bahay. Yung salamin po na nasa bahay na tinitingnan po ninyo kung gwapo kayo or maganda, yan po is kagami. Kagami. Okay, tandaan ninyo. Kagami. Yan po is salamin. Next po is yakusoku. Yakusoku na ang ibig sabihin po is promise or appointment po. Okay po? Halimbawa, yung yakusoku po more or mas ginagamit siya sa promise po. Okay po? Bawa nangangako kay yakusoku shimasu, yun po yan. Next po is meka. Meka na ang ibig sabihin po is manufacturer or maker po. Ibig sabihin, sila po yung gumagawa po ng products po na tinutukoy po ninyo. Okay po? Next vocabs po natin is matakondo negai shimasu. Next po ay matakondo negai shimasu. Okay po. So yung matakondo negai shimasu, ginagamit po siya kunwari po nag-refuse kayo sa kunwari, tara po na tayo dito sa ganito pero may lakad ka po. Okay po. Sabihin mo sa kanya is matakondo negai shimasu. Sabihin mo next time ulit tanungin mo ko or invite mo ko. Okay po. So ganun po ginagamit siyang matakondo negai shimasu. Next po is osaki ni shitsurei shimasu. Next po ay osaki ni shitsurei shimasu. Okay? So ang ibig sabihin po niyan is I'll be leaving ahead. Okay? Halimbawa tapos na po yung trabaho po ninyo. Ngayon, kumpara dun sa iba, mas maaga ka makakauwi. Diyan niyo po sasabihin yung osaki ni shitsurei shimasu. Ibig sabihin po, mauuna ka nang umuwi. Sometimes sinasabi nila is osaki ni kaerimasu, mauuna na po akong umuwi. Okay po? Dun po ginagamit 'yan. Okay? So, tandaan po ninyo, ang osaki po kasi ang ibig sabihin niyan is ahead. Ahead po. Okay po, tandaan po ninyo kapag mauna na kayo sa isang tao, kapag nagkatrabaho na po kayo sa Japan, sabihin nyo lang po is pag mauna na kayong uwi is osaki ni shitsurei shimasu. Okay? Next po is otsukare sama deshita. Otsukare sama deshita na ang ibig sabihin po is thank you for your hard work. Okay? So ginagamit po yung otsukare sama deshita lalo na po kapag uwian na po. Kapag tapos na po magtrabaho lahat, sabihin nyo ay otsukare sama deshita. Okay po, dun po ginagamit yan. Ibig sabihin, maraming salamat po sa effort mo ngayong araw. Okay po, so yan po yung vocabs po ninyo ng lesson 22. Okay, so lesson 22 na po tayo, hindi na po ganun kung marunong na po kayo mag-train form. Kasi po, ang lesson 22 is may kinalaman po siya sa modifying clause. Okay, modifying clause, ang ibig sabihin po nito is verb play na may katabing noun. Okay, napag-aralan nyo na din po siya noon. Okay po, kaya lang hindi siya verb na may katabing noun. Ang may napag-aralan nyo po noon is yung adjectival clause. Adjective na may katabing noun. Kung naalala po ninyo yun, kunwari, takay biru, mataas na building. Okay po, possible na naalala nyo po yun. So, ganun din po yung gagawin po natin sa lesson 22. Tandaan po ninyo, ang mahalaga po dito ay plain form.